Kumusta, dear grade 1 learners? Welcome to our YouTube channel, Teacher Eileen. Handa ka na bang manood at makinig para sa panibagong aralin? Umpisahan na natin! Ang ating asignatura ay Mother Tongue for grade 1. Tayo ay nasa week 1, quarter 3. Ang ating aralin ngayon ay pagbabasa ng mga salita. Marunong ka na bang magbasa? Kung hindi ka pa marunong bumasa, marami akong video na inihanda para sa inyo dito lang sa ating YouTube channel. Natutuhan mo sa nakaraang aralin o sa nakaraang markahan ang tungkol sa mga panghalip panao at mga halimbawa nito. Pinag-aralan mo rin ang apat na pangunahing direksyon upang marating ang iba't ibang lugar sa inyong komunidad. Nagbasa ka rin ng mga kwentong kinapulutan mo ng aral. Ngayon naman ay sasanayin mo ang iyong sarili sa pagbabasa ng mga salita. Ano ang layunin ng ating aralin? Sa araling ito ay matututuhan mo ang inaasahang nababasa mo ng wasto at may damdamin ang mga salita. Ang pagbabasa ay pagbibigay ng kahulugan sa mga nakasulat na simbolo gaya ng mga letra at pagsasama ng mga ito. Paano ba natin binabasa ang mga salita? Ito ay sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga letra o tunog nito. Halimbawa, yan. Una, dapat alamin natin ang mga tunog ng letra. Kalawa, makakabuo tayo ng salita mula sa mga pinagsama-samang tunog at letra. Makakabuo tayo ng parirala mula sa mga salita. At mula sa parirala, makakabuo tayo ng mga pangungusap. Pag pinagsama-sama ang mga pangungusap na may katuturan, makakabuo tayo ng talata. At makakabuo tayo o makakabasa naman tayo ng kwento. O, di ba? Nagsimula lang siya sa mga letra, naging salita, parirala, pangungusap, talata hanggang sa naging kwento na. So, nung kayo ay nag-aaral palang magbasa, inuna nyo munang matutunan ang mga titik o letra at ang mga tunog nito. Nang ito ay pagsamahin nyo, nakabuo kayo ng pantig. Nang pagsamahin ng mga pantig, nakabuo ka ng salita. Hanggang sa makababasa ka na ng maikling kwento. Tingnan natin ito mga bata. Ito ang mga tunog na B, A, T, A. Pag ito ay ating pinagsama-sama, makakabuo tayo ng salita bata. Bata. At mula sa salita, dagdagan natin ng gamiting salita ang mga bata. Nakabuo tayo ng parirala. At mula sa mga parirala, maaari tayo makabuo ng pangungusap. Ang mga bata ay nag-uusap. Ayan. So, nagsimula lang tayo sa mga tunog, nakabuo ng salita, parirala, hanggang sa nakabuo tayo ng pangungusap. Talata. Ang mga bata ay masayang nag-uusap. Pinag-uusapan nila ang kanilang masasayang karanasan. Nais na rin nilang magbalik sa paaralan at makita ang iba pang kamag-aral. Yan ang ating maikling talata. Sunod naman niya. Basahin naman natin ang bahagi ng kwento. Ito, ang magkakaibigan. Nagkita-kita ang magkakaibigang sina Claire, Chester, Nina at Mario. Masayang nag-uusap ang mga bata tungkol sa kanilang masasayang karanasan. Nais rin nilang bumalik sa paaralan at makita ang iba pang kamag-aral. Yan, so ito na. Mula sa mga titik at tunog, nakarating tayo sa isang kwento. Diba? Napakahalaga ng bawat letra. Dahil mula sa letra, makakabasa tayo ng salita. Mula sa mga salita, makakabasa tayo ng parirala. Mula sa parirala, makakabasa naman tayo ng pangungusap pag ito ay pinagsama-sama natin na may katuturan, syempre. At mula sa pangungusap, maari tayong makabuo ng isang talata. At mula sa talata, ay maaari tayong makabuo ng isang
kwento. Yan ang importansya ng bawat letra at tunog. Kaya dapat alam nyo ang letra at tunog, ha? Pagtutuunan mo ng pansin ang pagbabasa ng may bigkas, bilis at damdamin. Pag-uugnayin mo rin ang mga larawan sa mga salita. Yan ang ating gagawin ngayong araw. Ihanda na natin ang ating self-learning module at tayo ay magsasagot na. Kunin na rin ang inyong lapis. Okay, at papel at kwaderno. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, buksan sa pahina 10. Anong ating gagawin? Piliin ang letra ng tamang grupo ng mga salita na may malapit na kaugnayan sa larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Ano ang nasa larawan? May isang bata na nagbibigay ng bulaklak. Kanino kaya? A. Para sa aso. B. Para sa pusa. C. Para kay bunso. D. Para kay nanay. Ang tamang sagot ay? Ang sagot mo ba ay titik D? Kung opo, magaling. Mayroon kang happy face. Tama ang iyong sagot. Ikalawang bilang. Karga siya ni ate. B. Karga siya ni lolo. C. Karga siya ni kuya. D. Karga siya ng pusa. Ang sagot mo ba ay? O ano yung nasa larawan? Ang tamang sagot ay? Titik B. Kung tama ang iyong sagot, well done! Titik B. Okay, next number. Number 3. Ano ang ipinakikita sa larawan? A. Nilalaro ng nanay ang bata. B. Pinakakain ng bata ang sanggol. C. Kumakaing mag-isa ang sanggol. D. Pinadedede ng nurse ang sanggol. Ano ang iyong sagot? Ang sagot mo ba ay titik D? Kung opo, magaling. Tama ang iyong sagot. Buksan naman natin sa pahina 11. Gawain pagkatuto bilang 2. Piliin ang letra ng angkop na salita na bubuo sa pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Patlang ang mga bata. Anong ginagawa ng mga bata? A. Naglalaro. B. Kumakain. C. Nagbabasa. D. Tumatakbo. Anong iyong sagot? Ang sagot mo ba ay naglalaro? Titik A? Kung opo, good job! Magaling! Next number. Number 2. Si nanay ay mamimili sa patlang. Saan ba namimili si nanay? A. Simbahan. B. Paaralan. C. Palengke. D. Opisina. Ang sagot mo ba ay? Anong tamang sagot? Titik C, palengke? Kung opo, great job! Tama ang iyong sagot. Ikatlong bilang. Anong nangyayari sa sanggol? Si bunso. Ito ay si bunso. Patlang si bunso. Anong ginagawa ni bunso? A. Kumakain. B. Umiiyak. C. Naglalakad. D. Gumagapang. Anong iyong sagot? Kung ang sagot mo ay titik B, great job! Umiiyak si bunso. Pahina 11. Sa gawain titik A. Letrang A. Natutuhan mo sa araling ito ang pagbabasa ng mga salita. Ang patlang ay pagbigkas ng mga tunog at pag-unawa sa kahulugan ng salita. Okay, ano ibig sabihin nito? Ano kaya to? Kompletuhin natin. Ang pag-ba-ba-sa ay pagbigkas ng mga tunog at pangunawa sa kahulugan ng mga salita. Parehas ba tayo ng sagot? Kung opo, great job! Tama ka na naman! Sana ay maraming natutunan sa araling ito. Kung hindi ka pa nakakabasa o kaya ay nahihirapan kang magbasa, tingnan nyo itong Facebook page ni tutor ni Teacher Arlene, EBK by Teacher Arlene Facebook page o Educational Videos for Kids by Teacher Arlene
at ang aking YouTube channel na Teacher Arlyn, kung saan marami na po akong nagawang educational videos para sa inyo, lalo na sa pagbabasa. So, bisitahin lamang ang ating Facebook page at ang ating YouTube channel para makita ang mga video na ito, para hindi ka na nahihirapang magbasa. Okay, yun lamang. Maraming salamat sa pakikinig. Mag-aral mabuti dahil ito ang susi sa iyong tagumpay. Muli ako si Teacher Arlyn. Paalam hanggang sa muli!